Yun na. Magandang umaga sa inyong lahat at mga kapwa ko newbie. Isang panibagong umaga na naman. Siyempre, ngayon araw eh, Linggo. Pupunta tayo sa Wawadam ngayong araw. Pwedeng sa newbie to. Balita ako kasi bukas na dun. Kaya ito na kaagad yung naisip ko na puntahan nung makita ko yung post ng iba nating kapadyak na pwede na palang pumunta ron. So yun, hindi na ako nagdalawang isip dahil DF naman ngayon eh nakaagad yung pumasok sa isip ko na puntahan kasi nga tagal ko na rin naman na binabalak na pumunta doon kaso dahil nga sa pandemic nagsara sila ng matagal. Pero ngayon, balita ko okay na daw ulit. At may bayad nga lang yung entrance fee na 20 pesos. So yun, pupunta na ako ngayon doon. Samahan niyo ako. Tara. Bali, dito na ako nag-start ng video kasi nga dumaan pa ako dun sa tatay. So, ngayong araw eh, solo na naman. As usual. Dahil hindi naman natin na-expect na palagi tayo may kasama sa ride. Dahil, syempre, kapag kalinggo, mas maganda rin talaga na magpahinga. Pero ako, mas okay sa akin na magbike. Ang sarap kaya magbike. Lalo na ngayon, malamig. Hindi ganang mainit. Sarap sa feeling na magbike ng mga mahaba. Medyo makalayo-layo. Kaya itong awa nun, saktong-sakto lang to. Para makalayo-layo ng konti. Makasilip ng mga magagandang tanawin. At bukod sa lahat, syempre, walang matinding ahon. Patag lang. Paano masabi? So, bali pagdating dun sa may pangalawang stoplight, pakanan na ako. Pabalik dun sa may Espanya. Dendre-derecho, untang welcome rotonda. So ngayon, iniisip ko pa yung magiging way ko papunta ng Wawadam. Kung magko-commonwealth ba ako o dendre-derechoin ko na lang yung congressional. Although yung labas din naman nun ay commonwealth. Pero para mapaiksi yung tatahaking ko na doon sa Commonwealth, siguro magko-congressional na lang ako. Nag-download na ako ng Strava sa cellphone ko para naman makovered ko yung magiging distansya ng biyahe na to. Tsaka syempre yung bilis na rin. Ganda ng araw ngayon eh. Huwag masyadong sasakyan. Ang luwag ng kalsada. Sana ganito mamaya hanggang pag-uwi para mapabilis yung biyahe. Ayun na, mapasok na tayo ng welcome rotonda. Marahin na ahon. Ayan, sa kaliwa ko, yung sand mall. Tingin ko, hindi naman umulan ngayong araw. Dahil hindi naman masyadong masama yung panahon.
malamig lang talaga. Pagdating sa part na to, medyo maganda yung kalsada. Kaya, masarap kumarga. Nakakapadyak. Yan. Oop, dahing bubog. Lalim tayo. First time ko palang na dadaan dito. Kadalasan kasi sa kanan ako dumadaan. So, pagdating dun sa may overpass, sa may tuktok, yun, tawid na tayo para makadaan dun sa may Roosevelt. Ah! Ingal! Ahon, banayad! Ah, sa kaliwa, Fisher Mall. So, pagdating dito, kakain na lang muna yung bike. Ako. Tingin ko, mag-SM North na lang ako. Ah, siguro. Mag-SM North na lang ako. Ayan. Ayan. Andito ako ngayon sa may pahabaan papuntang Timog. Tatawid lang ako para marating ko yung way papuntang SM North. Medyo hindi kasi ako nakabuelo dun sa kaliwa. Kaya hindi na ako nakapasok. Kaya ito. Tabid na lang na overpass. A few minutes later. So ito. Lapit na palang halos matapos itong ginagawa na MRT7, no? Halos meron na siyang mga parang release bends sa ibabaw na dadaanan ng mga MRT. Sigurado pag natapos siya, napakalaking ginhawa talaga sa mga bumabiyahe dito sa EDSA yung malilis sa oras. Siyempre dahil nga mahaba itong MRT na to, mas maraming pasahero yung magkakaroon ng magkakataon para makabiyahe na mabilis sa pupuntahan nila. Kasi tingin ko itong ginagawa ng MRT hanggang doon sa may San Jose. San Jose del Monte ba? Hindi ko sigurado, pero parang tingin ko hanggang doon yata yung way na itong MRT7. Hindi ko lang sure. Papapasok na tayo ng electrical road. Hindi mo na ako dadaan sa bike lane kasi nga alangkanin masyado.
pagkadating dito talaga kailangan maingat ka. Lalo na malalaking sasakyan yung makakasabay mo. Bukod pa doon, mga mabibilis na motor. Yan. Kailangan, senyasan mo talaga sila kasi minsan hindi nagkakatunugan eh. Kahit na nagkatingin na kayo. Iba pa rin kasi yung makikita niya na sumisenyas ka. At least, sigurado na siya na kailangan niya magbigay ng way. O kaya dumiretso. Dahil nakita na niya yung hand signal mo. Basta kasi alanganin kapag mata mo sa mata lang. So dito, pagdating dito, yan, pwede ka nang gumamit ng bike lane. Kasi safe na. Kesa dun sa may gitna. Medyo alanganin. Sa kanan ko nga pala yan, yung City Hall. Bali, pagdating doon sa may U-turn, pagdating sa may kanan, ayun na, yung papasok ng Commonwealth. Didire-diretsuhin ko lang yan hanggang makarating ako sa Latex. Papuntang Payatas. Ha! Sipon. Pagka kumanang ka dyan, papuntang CP Garcia, ayun, papasok na ang UP Diliman. Pero siyempre, hindi lang G rin yung way natin. Dire-diretso lang tayo. Gilid lang tayo dahil medyo alanganin na kapag kagumit na ka dyan. Bibilis na sasakyan yung kakasabay mo. Yun. Gamitin na natin tong isa sa pinakamagandang bike lane dito sa Metro Manila. Ayan o. Dito, pakiramdam mo talaga kapag dito ka nagbike. Ayan. Safe na safe ka. Malayong malayo dun sa mga sasakyan, dun sa kaliwa ko. Bilis na sasakyan. Hindi ka maiilang. Kailangan mo lang na tingnan dito yung mga naglalakad. Ayan, kasi may mga naglalakad rin dito na jogging. Kailangan tingnan mo yan. Eh baka mamaya hindi mo mapansin ang bangga mo. Maliit lang. Yun,
nakabadyak. Ang sarap magbike. Ang sarap, 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 sarap magbike. Eh, ano yan? Op, ya. Saan kaya papunta itong mga iba nating kapadyak? Tingin ko, pupunta ng Timberland itong mga to. Paano masabi? Mula sa kilometer zero pagdating dito nakaka 14 kilometers ka na. Ayun oh. So kung mula kilometer zero hanggang Hawatan 30 kilometers bali eh mga ilan na lang pa 16 kilometers na lang pala papunta ng Hawatan. Napakalapit lang naman kasi talaga na itong Hawatan galing dito sa Mega Quezon City. So pagdating dun sa may dulo, yun na. Dun na natatapos tong napakagandang bike lane. Kailangan na natin ulit na dumaan dun sa highway. Yun na. Tapos tong magandang bike lane. Dito na ulit tayo sa may highway. So dire-diretso lang to. Nakanya ko naman mga helmet. Delegado yung mga ginagawa nila kapag ganun. Hindi sila safe. Wala silang suot na helmet. Tapos dito ka padadaan sa Commonwealth. Nako, 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 nako.
napakadami ng katadyak, oh. Napakadami ng katadyak natin dito, oh. Sa Commonwealth. Mukhang alam ko na kung saan yung pupunta na ito mga to. Sana may makasabay ako. Kahit isa man lang. Papuntang Wawadam. So yun, papasok na tayo dito sa may Payatas. Bali, dito tayo pupunta sa may kaliwa. Mistop lang muna ako saglit dun sa may latex market para silipin yung Google Map. Para makita natin kung saan yung mas magandang daanan. So ito nga yung tinuro ni Google Map na way. Ito na. Masangsang na amoy. Ito talaga yung inaasahan ko dito sa way na to. Makakasabay ka ng mga truck na may dala ng basura. Siyempre, expected naman na yun dahil nga, siyempre, Payatas, dam site. Alam naman natin na dam site yung Payatas. Kaya natural lang na may makasabay ka talaga ng mga truck. May dala ng basura. Okay lang naman sa akin kasi may sipon naman ako. Hindi ko naman maamoy yan. Pagdating pala dito, lusong na. Medyo walalay lang tayo dahil may makakasabay tayo ng mga sasakyan. Saan, may mga truck na pasalubong. So ito nga palang ride na to eh, first time kong gagawin to, makapunta dito sa Wawadam. Kasi nga, dahil nga sa COVID, yun. Panandaliang sinara yung Wawadam. Para syempre, may iwasan yung pagkalat ng virus. Pero dahil nga sa unti-unti nang niluluwagan yung Metro Manila, kaya ito, good news dahil bukas na ulit yung Wawadam. Pero yun ay di ko pa sigurado. Napakasakali lang din ako. Ngayon oh, makakapadyak.
Tingin ko, wawa din yung punta rin na ito. Paano masabi? Medyo yun lang. Nasiraan sa kanila. Medyo marami lang yung sasakyan pagdating dito. Na makakasabay mo. Woo! Bango! Ang bango. Yung tipong hingal na hingal ka na. Tapos nag-ahol ka ng hininga mo. Tapos biglang may dadaan ng truck ng basura. Langapin mo ang lahat. Itong nasa gilid ko, yan yung ano, Eco Park, na isa sa pinuntahan nila Sir Ian nung pumunta sila sa Wapadam. Maganda rin dyan. Kung gusto mong pumasyal dito, yan, yung way, papunta dyan. Ahon lusong din pala rito. Akala ko patag lang. Eh no, lusong na. Iba pa rin talaga yung ikaw yung mismong nakaka-experience ng daan kaysa sa napakanood mo lang. Kasi doon mo masasabi sa sarili mo kung ano talaga yung way na dadaanan kaysa doon sa nakikita mo lang sa mga palabas. Maganda pa doon na experience mo kung gaano ka-challenging. So, saan na yung magiging way natin na ito? Kaliwa. Medyo traffic ah. Ang road bike. Ano pwede sa lubak? Yeah. Ahon lusong. Ahon lusong. Buti na lang medyo okay yung kalsada. Hindi mahirap pidalan. Yun no, ako no. Pero banayad lang yan. Yakang-yakan natin yan. Ito na pala yung zigzag na sinasabi ng isa sa bisor namin. Yung zigzag road. Kapunta ng Wawa. Medyo mag-ingat daw ako kasi may mga katas ng basura dito sa daan. Pero tingin ko wala naman sa ngayon.
Check lang natin muna yung Google Map. Diretso tayo rito. A few minutes later. Ayan. Tingin ko malapit na dito yung Wawa Dam. Rancho Misito. Sa kanan ko, kita yung ano, Muntalban na bundok. Malamang nasa Muntalban na tayo. Muntalban yan. Ganda. Ganda oh. Ah, iba talaga yung feeling kapag nakakita ka ng mga gandang bundok. Munyok. Nakakita ka ng magandang bundok. A few minutes later. Sa baba may mga naliligo na rin. Pero kukunti pa lang. Mga ibang bikers natin, ayun. Sa baba na sila. Talagang sinulit nila yung punta rito dahil naligo sila. Bali dito pa lang sa part na to, maganda na eh. Pero siyempre, pupunta pa tayo dun sa mismong entrance para mas makita natin yung magandang part na itong Wawa Dam. Yung talagang breathtaking na ganda. Pero sa ngayon, nagkapalit muna ako ng battery. Yun, tambay lang muna dito sa gilid, sa glit. At bumili na rin ng konting mga mata. Habang ninaanam-nam yung magandang view dun sa baba. May mga konting naliligo na dun. Dahil syempre, na-excite yung ibang tao na maligo dito. Dahil nga, syempre, kakabukas lang ulit na itong Wawa Dam. Kaya yung iba talagang sinamantala na. Naligo na sila. Pero ako sayang, sana pala nagdala ako ng extra ng damit para kahit paano makaligo rin ako. Mukhang maganda pa naman sanang maligo. Siguro sa susunod na lang kapag may mga kasama na para mas enjoy
siguro magsa-sightseeing lang tayo dito ng konti. Then pagkatapos, uwian na. Yan. So, mabilis na ride lang naman yung gagawin natin. Doon tayo pupunta sa medyo malaylayo ng konti para iwas din tayo sa madaming tao. Pagdating dito at entrance fee na nababayaran, 20 pesos. So yun. Bali, bago ka talaga pumasok, yan, kailangan mo magbayad ng 20 pesos. After nun, bibigyan ka nila ng entrance ticket. Hindi ko alam kung ipapakita pa ba yan. Pero tingin ko okay na. Pwede nang dumire-diretso yung pumasok dito sa loob. Ayun o. Iba nating mga kapadyak. Pagdating dito, akay na lang. Akay na lang tayo ng bike. Grabe, napakarami ng padyak natin dito. Ayun, napakadami ng bike. Sa bagay, linggo ngayon, kaya ganito karami ang tao rito. Dito na lang tayo sa kumanto. Napakaraming grupo ngayon ng mga bike na pumunta dito. Kitang-kita naman dito sa mga bike na nakaparada ngayon dito. Ayun na. Halos bike na lang yung nandito. Mas marami pa sa motor. Ayaw ko mang-iwan yung bike ko ron dahil nga parang nangangamba ako na baka may mawala dun sa mga gamit ko, pero wala, kailangan talagang iwan dahil nga sa dami ng tao na nandito. Kaganda. Ayun, napakarami na rin talagang naliligo rito. Diretsyon lang natin to kasi tingin ko maganda yung pagdating dun sa may dulo.
Yeah. So, pagka nakapasok ko nandito sa loob ng dam, Wawa Dam, ito yung bubungad sa'yo. Yan. Napakagandang tanawin. Mga nagtataas ang bundok. Yan. Ay, maririnig mo lang dito yung agos ng tubig na mula dun sa may dam. Yan, medyo hindi ko ba siya natatanaw dito kasi nga naharangan pa ng mga puno yung paligid. Pero naririnig ko na yung agos ng tubig. Yan. Ayun, padyak. Buhatin natin ba ito? Sayang. Sir, tingin niyo. Ah. Ikat lang po, tingin lang po. Sir, So, yun. Yung pala yung purpose ng ticket na yun. Bali, hindi mo siya basta-basta pwedeng itapon lang kapag na makuha mo yun. Kailangan ingatan mo. Kung gusto mo makarating dun sa may dulo. Kasi nga, hahanapin sa'yo yun. Yun, mga nag-aabang dun sa may bandang gilid. Kapag ka pupunta ka na dun sa may dulo, sila kuya. Buti na lang at hindi ko basta-basta tinapon. Kung hindi, siguro hindi natin to mararating. Ang napagandang view, ayun. Oh. Yeah. Yan, napakaraming tao rito. Grabe. Sobrang dami ng tao. Mga pamilya na yung mga dito. Parang mga siya, maligo. Medyo madulas. Damit. Ang hirap namang umuwi ng basa.
bali dito sa part na to, dito talaga yung mga magpapamilya pumupunta kasi nga dito may mas maraming cottage kaysa dun sa may bandang unahan na limitable lang yung mga cottage na pwedeng pagkainan ng mga grupo o anuman mga pagsasalo-salo na gagawin. So dito, pwede kang sumakay ng bangka. Ay. Ayan, katulad nun. Ayan, mga cottage. Dito. Ayan. Mas maraming cottage dito. Hindi ko lang alam kung magkano yung... May mga bahay na rin na... nandito para sa mga mag-assist sa mga pupunta. Sila na yung nagsisilbing tourist guide dito. Bali siguro ito na rin na yung nagiging negosyo nila dito. Ayan oh, grabe. Napakaganda. Try natin na mas malapit pa rin sa may ilog. Baba tayo ng konti. Ayan yung mga pinaparki lang bangka. Grabe, sulit. Ito yung isa sa mga dapat napuntahan ng mga nag-uumpisa palang mag-bike. Bukod sa hindi na ganong kalayuan, grabe pa yung view na makikita mo rito. Pwede ka pang maligo kung gugustuhin mo, lalo na ngayon summer. Napakasarap maligo rito. Grabe, lalaki ng mga bato. Ayan. Grabe, medyo nakakatakot tumawid dito. Ayun o, isang pagkakamali lang talaga. Sigurado, mapaligo tayo ng di oras. Kaya, dahan-dahan lang. Ayan. Ah. Sige sir, muna na kaya. Shoutout muna. Shoutout muna dyan sa mga taga-Galas, Quezon City. Ayan sila sir. Sa mga taga-Bandakan. Bandakan. Babaw lang yan, tawid lang ito eh. Yeah. Yan, nag-shoutouts na tayo dito. Siguro dito pwede na. After nating mag-selfie ng konti. Ayan oh. Woo, napakaganda. Ayan yung pinaparki lang bangka. Grabe, enjoy na enjoy talaga. Napakalamig ng tubig. Isipin mo sa 20 pesos mo na babayaran papunta rito. Ganito ang ganda na yung makikita mo.
makakapag-relax, makakawala ng konti sa maingay na lugar ng Metro Manila. Yan. Makakalimutan mo yung mga problema mo once na nandito ka na. Napakasarap ng pakiramdam. Yan. Kung gusto mo magmuni-muni, medyo mawala yung stress ng panandalian. Yan. Bagay na bagay ka rito. Ayun yung mga kapadyak natin na nakasakay sa bangka. Talagang enjoy na enjoy sila doon. Ayun, oh. Medyo mahaba rin yung iniikot ng bangka na yun mula doon sa may pinakadulo ng dam. Hanggang dito. Yan. Iikot siya. Hindi ko lang alam kung ilang ikot yung gagawin niya. Pero sa tingin ko, kahit isang ikot lang, grabe, sulit na yun eh. Ma-experience mo lang yung bangka ng panandalian. Yan. Napakaraming pamilya na pumunta dito. Yun. Shoutouts nga pala kay Marilena Reyes. Yan, sa kapatid ng asawa ko. Shoutout sa'yo sa bizarre ulit namin na pinagdeo pa ko ngayong linggo. Yan, shoutout ulit. Kay Racine, syempre. Kay Admin Tulid. Kay Ronya na nagtampo. Hindi ko doon siya nabanggit nung nakarang shoutout. Yan, shoutout sa'yo. Kanino pa ba? Siyempre, shoutout sa asawa ko. Yan. At sa mga katrabaho ko, hindi ko nababanggitin isa-isa kasi na-shoutout ka naman kayo nung nakaraan na. Kaya yung konti na lang isa-shoutout ko sa ngayon. Siyempre, sa mga sumusuporta sa akin, malaking malaking shoutout sa inyo. Happy 1K subs nga pala. Yan. Yun, siguro pwede na tayong umuwi dahil nakita na rin naman natin yung napakagandang view rito. Pwede na siguro yun para sa ngayon. At balik na lang tayo kapag maliligo na tayo. Oh, sandali, wait lang pala. Hindi pa pala ako nakakapagpa-feature dito. Feature lang muna pala ako ng konti. So yun, uwian na. Dahil tapos naman na tayong makapag-sightseeing dito. Grabe, napakarami talagang bikers na kapumunta ngayon. Ayun. Yun, nakita ko na yung mga idol kong Avengers. Oh. Si Spider-Man, tsaka si Black Panther. Yan na yan, medyo sa 1 million viewers na sa lahat. Spider-Man. Pati si Spider-Man, tsaka si Black Panther, nagbike na lang kasi COVID eh, walang masakyan. Diyan lang kasarot magbike. Sa mga gustong magpunta dito, open na uli itong Wawa Dam. Kailangan nyo lang magdala ng extra pera para sa entrance fee. Napakamura lang naman, 20 pesos. Sulit na sulit na. Balik kapag pumunta ka nga uli dito, eh 30 kilometers lang mula sa kilometer zero. Bali 60, balikan. Hindi ka malalas pag kahit na newbie ka pa lang. Sinisigurado ko sa'yo yan. Saktong-sakto lang. Kung gusto mong makalayo-layo, ito na yung unang puntahan mo. Huwag ka nang magpatubili pa. Puntahan mo na to. Kung gusto mong magkaroon ng purse o anumang binabalak na gawin sa pagbabike, at wala ka pong maisip na puntahan para makalayo-layo ng konti, ito, sa magandang destinasyon, kung Wawa Dam.
sarap mag-bike. Dito sa may kanan ko siguro dahil sa matinding init na rin dahil hindi na rin na masyadong nag-uulan, pero pwede pa rin maligo dahil hindi naman gaanong mababaw yung tubig. May mga ilang bikers na humihinto rito kasi nga dito pa lang sa part na to maganda na eh. Kanina bago ako dumiretso, minto muna ako rito. Buti na lang, hindi nagkatotoo. Pakamba ko na sarado yung awa doon. Mga ganun siguro nagsipunta yung mga nakasalubong ko kanina. Kaya pauwi na sila, ako papunta pa lang. A few minutes later. Nakahihintay kong bike lane. Sarap talaga magbike dito. Yan, sa kanan ko yung Techno Hub. UP, Ayala lang. Pagdating dito, medyo iba na yung bike lane. Siguro dahil hindi natapos. Hindi katulad dun sa kabila na buo siya. Talagang may enjoy mo talaga yung pagbabike. Although may enjoy mo rin naman dito,
Kaso nga lang, hindi na ganun ka-smooth yung daan ng bike lane kung ikukumpara dun sa kabila. Kaya balik na ulit tayo sa highway dahil hindi naman na ganun kaganda yung daan-daan. So dito na pala tayo sa may elliptical. Pasok na pala tayo ng elliptical road. So kakakanan lang ako dyan, papasok na ang SM North. Ngayon yun na. Dire-diretso. Pauwi. Sa mga susunod na biyahe, susubukan ko namang mag-ikot dyan sa may loob ng circle. Kasi medyo matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakapasok dyan. Madalas dati, dyan ako namamasyal nung hindi pa ako nagbabike. Kaya siguro kapag ka mayroong pagkakataon, dyan naman ako magbabike sa loob nun para kahit pa paano maikot-ikot. Tingnan natin kung ano yung mga pagbabagong nangyayari simula nung quarantine. Pero sa ngayon, hindi pa. Dahil bihira lang naman tayong makapag-day off. At pag may pagkakataon, siyempre nilulubos-lubos na natin. Mga long ride na yung ginagawa natin. Para naman masulit, di ba? Pero itong Wawagam, maiksi lang talaga ito. 60 kilometers lang, balikan. So, yun na. At dito ko natatapusin itong maiksi, pero napakagandang vlog na nagawa ko sa ngayon. Ngayong araw na to. Basta, lagi nyo lang tatandaan. Mag-iingat sa daan. Respeto, disiplina ang kailangan para disgrasya ay maiwasan. Yun lang, hanggang sa susunod ng mga biyahe natin. Salamat.